Good day mga ka-Realmax, and today malalaman natin kung paano naging automatic yung pag-angat ng stock na seat ng ating Nmax, guys. And sa mga bago pa sa channel ko, don't forget to subscribe at mag-comment for suggestions ng aking video, and hit yun na rin yung bell para ma-notify kayo sa ating mga upcoming videos. And tara, simulan natin. Alright, nandito na ang ating motor, guys. And as you can see, automatic na yung pag-angat ng kanyang seat. Try mo nga buksan ito, ate. Ayun, ayun! Ayun! So, malalaman natin, guys, kung bakit naging automatic yung pag-angat. Okay? Alright, guys. Ito yung tools na gagamitin natin. Yung adjustable, Allen wrench, flat screw, and cross wrench. Actually, guys, kulang tong tools ko, pero susubukan natin gamit tong cross wrench kahit mahihirap. And yung basahan, malalaman nyo kung anong purpose ng basahan, guys, later on. Alright? Alright, guys, unang tatanggalin natin itong espada gamit ang cross wrench. Ito. Alright, guys, natanggalan natin yung espada sa right side. At gagawin din natin sa left side. Diyan. Okay? Alright, guys, natanggal natin yung espada. And as you can see, guys, nawala yung rubber dito. Maybe our first baklas ko nito, guys. Parang hindi ko na malaya na natanggal pala siya. Hanap na tayo ng bago. Okay. Alright. Alright, next step, guys. Gagamitan natin ng screwdriver para alisin to, itong part na to. Ayan. Isa, dalawa, at may dalawa pa dun. Alright, apat na screws lang yan. Okay. Make sure, guys, na pagkatanggal nyo sa screws, ay keep nyo agad. Lagay nyo dyan. Okay. Sa kabila naman. Right. Okay. Right, guys, para matanggal nitong plastic na to, tatanggalin nyo muna yung gas tank na takip ng gas tank, right? Guys, pag natanggal nyo na pala yung plastic, ibalik nyo agad yung cover ng takip ng gas tank para iwas, baka may mahulog, malaglag dyan sa ilalim. Napakahirap kunin yan, guys, kasi meron tayong mga gasolina dyan. May gasolina na nakalagay. And so, pagkatanggal nyo nito, bibilisan nyo ng pag-alis. Mabilis pero maingat.
and balik niyo yung packet. Okay? Tapos guys, hilain niyo lang. Yan, tapos balik niyo yung takip. Ganyan lang kasimple. Okay. So next, natatanggal natin yung mismo upuan na. Right dito, may dalawang. Yan. Yung dalawang yan. At sa kabila rin, tatanggalin natin. Okay. Alright guys, ito na yung stock seat. Tanggalan natin and malalaman natin kung bakit siya nag-automatic lift. Yan. First guys, meron tayong sikretong nilagay dito. And second, yung spring na nakalagay dyan sa butas ay gaganyan nyo guys. Aangat nyo tapos ilalagay nyo dito sa labas. Okay. Ano nga bang meron dito sa dito? So, ang nilagay ko dito guys is nuts ng bracket or kahit ano guys, kahit anong ilagay niyo dyan, basta hindi lang siya naaalis at hindi naman siya naaalis, ilang araw na rin yung lumipas na nilagay ko dyan. Pero yung advisable yung ginagamit ng iba guys, yung tali dito, yung cable tie. Dalawang cable tie, left and right, lalagay niya dito at dito. Pero sa akin, wala kasi akong nabibili ng cable tie. Kaya nilagyan ko na lang ng nuts ng bracket ng windshield. Dito guys. Kahit anong bakal yung ilalagay nyo dito, pwede naman. Okay. So, yun lang. Yung iba guys is naglalagay sila ng cable tie left and right, dito nila ilalagay, tinatali nila dito. Yan. Okay rin naman, kaso hindi pa ako nakabili ng ganung cable tie dito sa Tagum City guys, yung maliit na cable tie lang yung ano, pero
pag ginamit ko yun, chat na mapuputol. Mapuputol din yun. Kaya may ganito sa compartment ko at sinubukan kong ilagay. Okay, okay naman yung ano niya, yung output niya, guys. Alright, or kahit piso, mga bariya, ilalagay niyo dyan basta hindi lang siya nahalis. Eh, pwede, pwede po. And tatanggalin niyo itong spring dyan yan sa butas na kalagay at itataas niyo lang yan. At mag-automatic na yung upuan natin ng stock. Alright. Yung ibang aftermarket ng upuan, guys, is hindi na sila naglalagay dito. Ito na yung ginagawa nila. Inaalis nila yan, inaangat nila. Tapos, nilalagyan nila ng kung ano dito, yung cable tie. Pinatali nila or yung ibang nuts na ilalagay dito. Kasi yung aftermarket ng na seat is magaan compare sa stock seat, guys, is mabigat. Ilang kilo ito? Ay, hindi ko na alam. Basta yun yung trip ko, yung trip ko, nilagyan ko ng nuts dito, inalis, inangat ko yan, kahit wala ng cable tie, guys, okay naman. Alright. First nga pala ng basahan, guys, is babasain natin ng konti at pamumunas natin dito sa mga malikabok at maduming part. Okay? So, linis-linis na tayo, guys. So, medyo madumi at malikabok. Tanggalin natin yung electrical tape. Papilitan natin yung bago. Okay. Yung iba pa, guys, ay binabasa nila dito. Ano pa? Okay din naman para malinis yung loob ng ating motor. Pero natatakot akong basahin yan, guys. Kaya pinupunasan ko na lang. Okay. Sa kabila. Kaloy! How are you today? How are you to find out? Okay. Oh no! 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 Oh no! Alright, guys, ibabalik natin lahat. Parang siya hindi na bumalik. Ang puso ko na para sa'yo.
kahit natapos na natin ang ating vlog, guys. Medyo pinawisan tayo ng konti. So, okay lang. Ito na ang ating automatic. Right. Yan o. Alright mga ka-Realmax, and ipakita ko na sa inyo kung paano automatic na umaangat yung stock seat ng ating Nmax, guys. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe to this channel. Mag-comment na rin kayo. Any suggestions, kailangan natin yan for our upcoming videos. Yahoo! Click na rin yung bell para ma-notify kayo para sa ating mga darating pa na mga videos. This is Ems, Realmax, ride safe!